Ang pagbagsak ng hari ng dark web. December 2016, Fresno, California. Nakaupo si Agent Robert Miller sa harap ng kanyang computer at problemado. Naka-assign ng kanyang grupo na hanapin ang pinuno ng pinakamalaking market sa dark web na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at iba pang illegal items. 2 taon na silang naghahanap pero kahit isang lead ay wala pa rin. Pero sa gabing iyon, may kakaibang email na dumating. At nang binuksan niya ito, nagulat siya sa kanyang nabasa. Hindi niya pa alam sa mga oras na iyon, pero ang email na iyon ang susi upang mahanap niya ang matagal na nilang pinaghahanap. Kaya ang tanong, ano nga ba ang laman ng email? At higit sa lahat, paano nga ba nahuli ng mga otoridad ang hari ng dark web? Tara, pag-usapan natin. Unang-una, ano nga ba ang dark web? Ang dark web ay isang collection ng mga websites, forums at online marketplaces na pwede lamang ma-access gamit ang isang kakaibang browser na hindi tulad ng mga kilala mo ngayong Google Chrome o Mozilla. Ang mga kakaibang browsers na ito ay nagbibigay ng anonymity o nakatago ang identity ng mga gumagamit. At ang rason kung bakit maraming mga illegal na bagay na binibenta dito tulad ng credit card information, internet malware at human trafficking. Walang nakakasigurado kung kailan nga ba nagsimula ang dark web, pero ang terminong ito ay nakilala noong 2009. Noong 2011, lumago ang dark web nang mabuo ang pinakaunang darknet market nito, ang Silk Road. Agad na nagbenta ang Silk Road ng mga ilegal na bagay at di nagtagal ay umabot na nga sa 100,000 na tao ang bumibili ng mga ipinagbabawal na gamot doon. Nakatulong din ang pagsikat ng Bitcoin sa mga panahong ito dahil pwede kang magbayad sa anumang bibilihin mo sa dark web nang walang takot na malaman ang identity mo. Subalit, hindi rin ito nagtagal. Pagkatapos ng mahigit sa 2 taon, nalaman ng FBI ang tungkol sa Silk Road at nahuli nila ang founder nitong si Ross Ulbricht. Upang magsilbing warning sa mga gustong pumasok sa dark web, pinatawan si Ross ng parusang lifetime imprisonment. Gayunpaman, hindi ito nakapigil para sa ibang markets na pumasok. Lalo na at sa loob ng 2 taon na operation ni Ross, kumita siya ng $18 million o mahigit kumulang 4.5 billion pesos. Pumalit sa pwesto ng Silk Road ay ang Evolution. Naging sikat din ito sa mga customers lalo na nung natapos ang Silk Road. Sa Evolution, ibabayad muna ng mga customers ang pera nila sa Evolution bago ito dumating sa mga sellers. At dahil dito, naging madali na lang ang ginawang scam ng Evolution nang hindi na nila pinasa sa sellers ang pera at tinakbo na ito. Tinatayang $12 million worth of bitcoins ang natangay nila. Hindi na rin nakapagreklamo ang mga biktima dahil malalaman ng otoridad ang pagbili nila ng mga illegal na bagay. Naging mabilis ang turnover ng marketplaces sa dark web. May mga nabisto ng mga otoridad. May umalis pagkatapos makascam at may iba namang umalis dahil sa takot na mabisto na tulad ng Agora. Sa kabila ng lahat ng ito, isang market ang nanatiling matatag at yun ay ang Alphabay. Na-launch ang Alphabay noong December 2014. Nagbenta sila ng drugs, stolen credit card information, mga ipinagbabawal na armas at computer malwares. Ang tanging pinagbabawal lang nito ay ang pagbenta ng mga bagay para sa child abuse, hit and runs at mga ninakaw na bank information mula sa Russia. Takot siguro kay Putin. Nagkaroon ito ng steady lang na paglago ng umabot sa 14,000 ng users nito sa loob ng 90 days. Pero noong maraming mga marketplaces ang na-shutdown, pumutok ang Alphabay sa mga users at lumipat ang karamihan sa kanila dito. Pagsapit ng October 2015, umabot na sa 200,000 ang mga users nito at 40,000 ang mga sellers. Ang Alphabay na ang pinakamalaking market sa dark web. Tila isang ordinaryong market app lang din ang Alphabay na tulad ng Shopee o Lazada. Madaling gamitin para sa mga users. May mga filters at may categories. Isang feature ng Alphabay na kakaiba mula sa ibang marketplace ay ang paggamit nila ng Monero. Isang cryptocurrency na sinasabing mas anonymous pa kaysa sa Bitcoin. May ilang officers lamang ang Alphabay, ilang moderators, isang PR manager, ang right-hand man na may code name na D-Snake, at syempre, ang founder at pinuno nitong si Alpha02. Dahil sa paglago ng Alphabay, nalaman na rin ito ng mga otoridad at gusto nilang itumba ang operations. Kung sa ordinaryong browser lang ito, madali lang matutuntun ang mga gumagamit sa market. Titingnan mo lang ang IP address ng mga users at may lead ka na
pero iba ang browser sa dark web, ang TOR o The Onion Router. Lahat ng website requests o transactions ay pinapadala sa iba't ibang random servers na siyang nagpapahirap sa mga otoridad. Kaya naman, sila na mismo ang pumasok sa dark web. Gumawa sila ng account at naghahanap ng mga clues sa mga postings at information na nakalagay sa mga users na baka sakali ay nagkamali. May mga nahuli silang ilang buyers and sellers, pero hindi ito ang totoong pakay nila. Ang gusto nilang hanapin ay ang ulo ng operations, si Alpha O2. Subalit, mas nahirapan ng otoridad na hanapin si Alpha O2 dahil tila nag-retire na ito. Hindi na siya ang namuno sa operations at isang admin na lang. Matapos ng 2 taong paghahanap, wala pa rin silang kahit isang lead sa tunay na identity ni Alpha O2. Hanggang noong December 2016, nakaupo si Robert Miller sa harap ng kanyang computer at binuksan ang email mula sa anonymous source. Nagulat siya. Isa itong lumang welcome email para sa mga bagong users ng AlphaBay. Minamock ba sila ni Alpha O2? Ano ito? Joke? Nalito siya hanggang sa nakita niya na sa header nito may email address mula sa isang admin ng site. pimp_alex_91@hotmail.com. Agad silang umaksyon at sinerch ang email address. May nakita silang dating profile na may pangalang Alex, 17 years old. Dito nila napagtanto na baka ang 91 sa email address ay birth date. Pero higit sa lahat, nakakita sila ng post sa isang technology forum tungkol sa pag-remove ng virus. Gamit ng nag-post ang email address, pero ang pangalan ng kanyang profile ay Alpha O1. At ang totoong pangalan niya ay nakita sa baba, Alexander Cazes. Ngayon, kilala na nila kung sino ang pinuno ng AlphaBay. Pero ang tanong, sino nga ba si Alexander Cazes? Si Alexander Cazes ay isang Canadian na ipinanganak noong October 19, 1991 sa isang normal na pamilya. Bata pa lang ay ipinamalas na ni Alexander ang kanyang kakaibang talino, lalo na pagdating sa computer. Sa isang interview, sinabi ng kaibigan niya na talagang matalino si Alexander at mahilig rin ito sa pera. Ito ang rason kung bakit pumasok siya sa dark web at itinayo ang AlphaBay. Sa kanyang LinkedIn profile, nagpakilala siya bilang isang freelance software designer at may-ari ng isang tech company, ang EBX Technologies. Pero ang pinakapangarap niya ay maging pinakamalaking market sa dark web ang AlphaBay at ito nga ang sinulat niya sa About Me ng market. At ito mismo ang nakuha niya. Ngayon ay hinahanap na si Alexander ng mga otoridad. Matapos nilang malaman ang identity ni Alpha O2, napag-alaman na rin ng mga otoridad na nakatira na si Alexander sa Bangkok, Thailand, kasama ang asawa. Napag-alaman din nila kung gaano kayaman si Alexander. May 3 siyang mansyon sa Bangkok, 2 vacation houses at kanilang bahay ng kanyang asawa sa isang guarded subdivision para sa mga mayayaman. Sinimulan nilang i-surveillance si Alexander. Minasdan ang kanyang mga bahay at trinak ang kanyang iPhone. Doon nila napag-alaman ang kanyang bawat galaw. Maaga siyang gumising upang magtrabaho sa loob lang din ng kanyang bahay. Kapag lumalabas siya, minamaneho niya ang kanyang mga luxury cars na tulad ng kanyang Lamborghini. Ngayon ay handa na ang mga otoridad na hulihin si Alexander at binuo nila ang Operation Bayonet. Pinamunuan ito ng FBI at DEA, pero may iba pang mga miyembro dito. Pag-uusapan natin yan mamaya. June 2017, naghihintay na lang ng tamang tiyempo ang mga otoridad. Isang araw, nakatambay ang ilan sa isang 5-star hotel sa Bangkok. Tila isang ordinaryong rest day hanggang sa isang lalaki ang dumating. Lumabas ang lalaki mula sa kanyang Porsche, nakasuot ng mamahaling suit at naglakad papunta sa kanila. Ang lalaki ay si Alexander Cazes. Nagulat ang grupo sa kanilang nakita at natakot. Alam na kaya ni Alexander ang plano nila? Naunahan na kaya sila ni Alpha O2? Kitang-kita sa mata ng grupo ang kanilang nerbiyos nang dahan-dahang lumalapit si Alexander. Pero nakahinga rin sila nang nilagpasan lang sila at umupo si Alexander sa isang table sa likod para sa isang business meeting. July 5, 2017. Dumating na ang araw na hinihintay. Sa araw na ito, nasa loob ng kanyang bahay si Alexander Cazes, nakaupo sa harap ng kanyang laptop. Tila isang ordinaryong araw lang ito hanggang sa bigla siyang nakarinig ng isang ingay sa labas. Agad siyang tumayo, iniwanan ng kanyang laptop at bumaba ng bahay. Doon niya nakita na may bumangga na Toyota Camry sa kanyang gate. Ayon sa lalaki, palabas na siya ng subdivision dahil dead-end ang bahay ni Alexander at nung patras siya, nabangga niya yung gate.
Pero noong lumapit si Alexander, bigla siyang sinugod ng Thai Royal Police, kasama na rin ng DEA at FBI. Nagtangkap ang tumakbo papasok si Alexander, pero hindi siya nakatakas. Isang importanteng detalye ng misyon na ito ay ang masiguro na pag iniwan ni Alexander ang kanyang laptop, dapat ay nakabukas ito at hindi nakalock para ma-access nila ang mga ebidensyang kailangan. At ito mismo ang nadatnan ng mga otoridad pagdating nila sa kwarto ni Alexander. Naka-open ang laptop at naka-login pa nga si Alexander sa Alpha Bay bilang si Alpha O2. Nakuha nilang lahat ang ebidensyang kailangan upang makulong si Alexander at i-shutdown ang Alpha Bay. Sa kasamaang palad, matapos ang isang linggo, hindi kinain ni Alexander ang pagkahuli sa kanya kaya't natagpuan na lang siyang walang buhay sa kanyang kulungan. Dito natapos ang kwento ng Hari ng Dark Web. Noong bumagsak ang Alpha Bay, lumipat lang din ang kanilang customers sa isa pang market sa Dark Web. Marami sa kanila ay napunta sa Hanza Market, isang European-based market na halos kasing laki rin lang ng Alpha Bay. Pero may sorpresa pa rin ang mga otoridad dahil ang kasama ng FBI at DEA sa Operation Bayonet ay mga law enforcement agencies mula sa iba't ibang parte ng mundo. At bago nila hulihin si Alexander, nahuli muna ng Dutch law enforcement ang Hanza. Sa loob ng isang buwan, hindi nila inanunsyo sa publiko na sila na ang may hawak at may kontrol ng Hanza Market. Kaya naman, lahat ng users ng Hanza, kabilang na ang galing sa Alpha Bay ay nahuli rin nila. Sa loob ng ilang buwan, nakuha nilang patumbahin ng dalawa sa pinakamalalaking market sa Dark Web. Sa huli, alam nilang marami pang dark markets ang uusbong sa mga susunod na taon at matatagalan pa bago nila tuluyang mapigilan ang mga ilegal na nangyayari sa Dark Web. Gayunpaman, hindi mo may pagkakaila na ang pagkatumba ng hari ng Dark Web ay isang magandang simula. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.